Yan, Geso. Madali lang maintindihan kasi nakatagalog na. Hello, guys. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong video na to, guys, ang video na ito, guys, tuturuan ko kayo kung paano natin maintindihan ang mga YouTube policies ng YouTube. Gawin natin Tagalog ang salita sa YouTube policies. So, panoorin nyo lang ito, guys, at intindihin paano natin maintindihan ng maayos ang YouTube policies. Kasi tayong mga hindi gaano magaling sa English, mahirap natin intindihin ang mga policies na hindi dapat gawin sa YouTube. So, panoorin nyo lang, guys, kung paano ko ginawa para magaling intindihin ang YouTube policies. So tara, puntahan natin yung ating screen record. So guys, nandito tayo sa ating YouTube studio ngayon. Ayan, pindutin natin yung YouTube studio. Tapos scroll down natin, tapos hanapin nyo yung dollar sign. Ayan, may dollar sign dyan. Tapos pindutin nyo yan. At saka mapupunta kayo doon sa... Ayan, pinindot na. Tapos scroll down natin, hanapin natin yung may policies dyan. Ayan, Trepas Channel Review, YouTube Channel Description. Ayan, pindutin nyo yan. Tapos, ayan, scroll down natin ulit. Scroll down, pinakababa niya, guys. Sa pinakababa niya talaga, makikita nyo dun yung settings niya. Ayan, ayan, may settings yan, nakalagay English. So, ang gagawin natin, ibahin natin, lagay natin sa Filipino. Hanapin natin ang Filipino. So, yan. Nandyan na. Tapos, yan. Makikita mo na. Oh, ayan. Ayan na, guys. Oh, nakatagalog na siya lahat. Ayan. Madali lang intindihin yan, guys. Ayan. Oh. Lahat ng policy sa YouTube, dyan mo makikita yung dapat gawin at hindi dapat gawin. So, yan lang, guys. Dyan lang. Maintindihan mo na. Para hindi ka na makaka-copyright. Tsaka alam mo na dapat gawin. So, yan. Madali lang, guys. O, yan. Ka-Filipino yan, o. Paano mo yung natulong para sa mga isyong naka-apekto sa iyo? Yun. Yun, yan. So, yan lang, guys. Sana makatulong sa inyo. Salamat. Subscribe, Kawa ni Jay.